Good day sa inyong lahat. As we said before on our previous recorded video, tutorial video, gagawa natin to ng isometric drawing. We will convert this orthographic drawing into isometric drawing. So panoorin nyo, tingnan nyo kung paano natin siya gagawin, natin lalagay sa sentro. So gayon, mas may intindihan ng gagawa o makikita niyo yung konsepto pag natapos niyang gawin yung kabuuan ng drawing, ano? Kita natin. So, first thing na gagawin natin siya, gawin natin siya into cube o box lang para sa gayon ay paghahatiin natin siya para siyang i-sculpture. First thing, kunin natin yung overall length niya. So, gagamitin na rin natin ay 1:100. We will use mm. Ano? Ito siya. 1:100. As we said before, this is the same width. No? Sa triangular scale, ito na sa ruler. Kung may ruler kayo, yun ang pinakasimple. Yun na rin ang gamitin niya kung wala kayong triangular scale. So, this is 45:55. So, magiging 100. So, let's get the center of 100, that is 50. So this is 50 na. So we will just start it by 60, try and get that. Okay. Once you get the center, draw lang kayo ng reference line nyo. Marabo lang na linya. Okay. Sabi natin, not a construction lines must be done in light lines para hindi kayo marito. 0, then this is 100 mm. Okay? So, kunin mo na ito yung overall. Then, draw vertical 9. So, ito na hangganan natin, ha? Yan. Then, this is 100. So, double check kung ito nga ay 100. So, or is it 0, then 10 or 100 mm. Tama naman siya. Then, vertical. So, ang height natin, overall height natin ay, this is 10, right? 10, 30, 40, 60, 70. 70. Sentro ng 70 ay 35, right? So, 35. So, this is, ayan siya na. 10, 20, 30, 35, 40, 50, 60, 70. So, ito yung 35, right? So, mark it 0, then 70. Ayan. Walang tayo muna isometric square niya. The next, draw this. Ayan. Next step. So, gagamitin natin itong mga points na to as our reference. Let's get the width. Kunin natin yung width. Ang width niya ilan is 60. So, 60 tayo, no? So, 60 from here. Then, 60. Okay. 60. Drawing tayo ng diagonal line. 60. Using triangle. Okay. At the angle. 60. Or 60 natin. Ayan. Ito yung point natin ng 60, no? Ayan, 60. Draw tayo ng ayan. Okay. So, from here, so 60, center niya, doon natin talaga yung 60, ha? So, this is, patayin natin, the 30. Yan na. Yan. 10, 10, 20, 30, 40,
50, 60. Yan. 10, 20, 30. Yung center. 10, 20, 30. Okay? So, yun na siya ngayon. Then, draw again. Vertical line from that reference. So, drawing tayo. Vertical natin yan. Kunin na natin dito sa taas. Pwede naman. No? Ito ang ating T-square. So, ayan siya. Vertical line. Vertical line. Then, vertical line. Then, this is, sabi natin, ang height natin ay 70. Ito yung 70. Then again, drawing tayo na diagonal line. Okay? So, ayan na siya ngayon. From that point, okay? So, from that point, gagawa again tayo ng diagonal line. Okay? Check natin ha. Yan ang ginawa natin. Gagawa tayo ng diagonal line. So, here, from here, ano? Itong point natin na to sa kanto. Yan natin. Yan. Okay, from here, ayan. Diagonal line, pag ganon. Then, the other end. Ito siya. Then, so, kailangan makuha natin yung kanyang position na box, yan, no? Ayan siya. Kailangan nyo sisiguruhin ha, naka-attach firmly yung inyong T-square sa edge ng inyong table ha. So, ayan siya. Then, on the other end, ito. Itong kanto na to, ayan yung gitna niya, no? Gitna niya. Mapapansin nyo, hindi tayo na masyado nagsusukat kapag nakuha lang natin yung square niya. Square niya, no? Okay, isang point of reference na lang. Tuloy-tuloy na. Yan ang kabilisan sa paggawa ng isometric drawing. Tapos, yung corner, yun siya. Ito. Itong corner na to. Yan. Project lang natin pababa. Yun. Then, itong corner na to. Yan. Itong corner na yan. Ito, itong corner na to. Project natin. Ganun. Okay? So, as you can observe, meron na tayong box, isometric box niya. Okay? Then, kukunin na lang natin yung mga detalye. Saka natin yung sketch, ano? Ito, itong gitna nyo, pwede na burahin ko nasa sa inyo yan. Pero kung gusto nyo mas mabilis, huwag muna. Nasa sa inyo yan. Then, yung height nito, from here is 10. Then, yung una kanina, ito, mataas din, no? So, 10, 20, 10, 20. Yung dito yun sa taas. So, sukat tayo ng 10. From this corner, this is 10. 10, then 20, no? Then 10 again. 10 siya na. Tapos dun sa baba, up 10, no? So from here, down, ito siya. 0, then 10. Yan. Okay? 10 siya. Ngayon, draw tayo ng ayan, diagonal line. Ito. Okay? 10. Tapos,
Ito, going to, hanggang center lang ha. Center lang. Kasi mayroon siyang division. 10, 10, 10, 10. Then again, let's get the center of the thickness of the CHB. Okay, yung ball, ano? So, ito. Ito siya. Dito ay 10, 10, 10. Asan siya? Ayun, yung nasa taas yung kanyang top view. 10, ano, 10, di ba? Ito, this is also 10. Na, 10 din yung kapal niyan. Hidden line, yung naka-hidden na yan. So, let us measure. This is, yan ha. Tundan nyo lang yung kanyang diagonal line. This is 10. Okay? So, sabi nyo ron, ito rin ay 10. Then, from this end to, itong end nyo to, ito siya. From this end, ayan, hanggang doon sa center niya is 55, no? Sabi ron ay 55. Kaya kung ino-drawing natin siya, susukat tayo ng 55, yun ang magiging center niya. Tapos kukunin natin yung gitna. Okay, how? 10, 20, 30, 40, 50, then this is 55. Okay? 55. Kaya kukuha tayo ng 5mm dito, then 5mm here. Ayan. Then again, draw vertical line. Okay? Ayan siya. Vertical line. Ayan yung center, ano? Tapos, ito yung kapal niya. Vertical line. Then, this is vertical line. Ayan siya, ha? Ngayon, kukunin natin yung itong kanto na to. Since this is ayan. Okay, kanto yan, ano? Butas kasi yan. Kanto yan. Kunin natin. Yan. Then, this one. Totong corner. Yan. Okay? Then, after that, so, ito yung gatungan natin, eh. Ito yung magiging oven niya, no? So, from here, ito, sabi dito, ano mamaya na yan, ano? Ito, meron tayong detalye dito, no? Ito, hindi siya na isama dito. This is from here. 30 yan. 30, no? Bababa siya ng konti dito. Magiging, hindi nilagay yung detalye dito na 30. Okay? Bababa siya ng kaonte. Around 10. So, kuha tayo ng 30. You can observe, hindi siya pantay. Okay? Hindi siya pantay, ano? Yan. Kuha tayo na 20 from here. 10, 20, 30. Ito. Then, plus 10. Ayan. Plus 10 siya, no? Kaya kung mapapansin nyo, ito, mas mababa ito kaysa rito. Papansin nyo yung kanyang butas, oh. Ayan. Okay? Ayan siya. Yun. So, bababa siya na 30. Kaya gawa tayo ng diagonal. Here. Yan. Ito. Okay? Ito yung kanya itsura. Now, as you can observe, sabi natin dito, may pababa siya rito. Ayan siya. Magdadagdag ito ng around natin 5mm to 2.5. So ayan siya. 5mm ito, ha? Oh. Titingnan natin. Nagdagdag siya ng 5mm. Oh, 5mm. And in outer siya 2.5. Okay, 5mm. So ibig sabihin, idea niyan ay may step siya. 5mm, kaya hati may 5mm. I think 2.5 siya. Okay, steps. Ayan. Then,
konti niya rito. That is 5 mm. Ito na gamitin natin. Yun, 5M. Okay, 5 siya. Pababa siya, papasok, ano? Hagdan, pag ganito. Yan. Pagtaas ng 5mm na yan dito. Okay. Ito siya. Ano yan, 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 to. Ito siya. Mag-form yan, hagdan, pababang pag ganito na. So, kuha pa tayo ng 5mm here. Ayan. Okay. So, mabisualize natin mamaya yan kapag nilinawan natin yan ngayon. Okay. Sige. After that, what's next? Ito. Ayan. Okay. So, ngayon, itong butas naman. Itong butas sa gitna, no? Ito, kukunin natin. Yung grill. Grill, grilling panya area niya. Okay? So, how to get that? Kunin lang natin itong gitna nito. Ayan. Project lang natin. Oo, marka lang natin yung gitna niyan. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Then, ito na siya, no? Ayan. Guide lang natin to, ha? Guide. Tapos, from both sides niya, may allowance na 5mm. So, 5mm, ano, liit nito. Kasi yun, sinabi rito yung butas niya. Around 5mm lang, lang yan. Okay? Pagitan niya. Pag dinrawin nyo, ha? 5mm. So, kuha tayo ng 5mm. Kapag dinrawin nyo, ang actual to, that is 5 centimeters pagitan. 5 centimeters, that is around 4 inches. Oh, no. 5 centimeter, 2.54. Ayan. Ito. Marka. No? Marka natin doon. Tapos 5mm dito. Ayan. Both sides. Ito dito. Dito. Ayan. Then, here. Ang kanto. Ayan siya ngayon. Okay? Let's draw a box. From that point. Ginawa natin. Ayan siya. 1. Double check niya yung disco niya, ha? Kailangan lagi nakadikit. 2. Then, from here. Ito to. Point natin yan. 1. Ito. 2. Ayan. Ako kung nabivisualize nyo na. Then, ang lang nito is the same. 5mm din. No? 2 inches. So, sa pagitan ng bawat edge niya ay 2 inches. So, draw tayo lang ng vertical line dito. Vertical line. Then, sakit ng 5mm. Yan. 5mm. From that reference, point, oh, diagonal line. Then, diagonal line, dito. Ayan. Nakuha na yung lalim niya. No? So, inilalim ng grilling pan. Okay? So, lagay na lang uling dyan. Nabas ng grill dito. Ayan. Yun na yung kanyang ihawan. Then here, itong center na to. Okay? This time, gagamit tayo dito ng ellipse. Kung meron tayo ellipse template na yung gagamitin natin. So, center siya plus 2 holes na maliliit. This is how. Let's get the center. Ito yung center na yan. Corner to corner na lang natin to get the center. So, ito. Ayan. Kunin natin ang center.
then center. Corner to corner. Ito yung kanyang center, ano? Ito rin. Pag-inan natin siya ng diagonal yan. Dami na nating point of reference. So, ang diameter niya dito ay 20, ano? So, ang sabi niya ay 20, then ang depth ay 10. Lalo niya 10. So, butas niya ay butas yung diretso, ano? So, ang ellipse na gagamitin natin, ito. Ang diameter ay ito, 20, no? Hindi na tayo magmamano-mano kasi medyo mali ito. Mayroon naman template. So, 20 siya. So, the same width, meron siyang cross-reference dito mga lines. Ayan ang mga lines niya yon. Tapos, yan. Itatapat lang natin. Tapat lang natin yung mga cross lines na yon. Yan, ano? Ang cross here sa AutoCAD. Yan. Yun, o. Yun. Ito. Ito. At yan. Okay. Yan yung line na yan. Yan. Yun. Sa ating ginawang reference na line kanina. Okay. Then, pag napagtapat nyo na, yun dito, yan, tsaka ito, yun, go. Go na tayo, ha? Nasa center na yung ating gawa. Okay. Draw an ellipse. Okay. O, ganun lang kasimple. So, meron na kayong ellipse. Then, ang kapal niya ay 10. So, all you need to do is to measure 10. Measure kayo ng 10. Mula sa linya na to. No? Ayan. Measure kayo ng 10. Ayan dito. O, the same. Diameter din ang gagamitin nyo. Ibaba nyo lang siya. So, sa point of reference niya. Tapat nyo lang to. Kahit itong dalawa lang na to, no? Yung dalawa na yun lang na yan. Then, draw, ayan, 20. Ayan, dito na siya. Okay? So, makikita na siya, yun yung kanyang butas. Oh, the same on the hole dito. Ayan, yung nabasa ng hangin, ano? Yung dalawang hole. Dalawang hole na yun, ano? So, ang diameter niya ay, yun ang diameter niya, 2 holes, tapos ang diameter ay 5. 5 mm lang. Okay, so kunin muna natin from that end. So, ito ay 10, ano? Measure lang natin. Ang pagitan niya kasi dito ay 10. Yan na yun, 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 10 yun, ano? Tapos, sukat lang ng 5, 5, 5 dun sa both edges niya. So, this is 10. So, 10. Tapos, dito ay 10. Okay? So, ayan. Gawa tayo ng diagonal line. Ayan siya. Dito. Okay. Pasang T-square. This is 10. And this is 10. Yan. Then from here, 5, 5, 5, 5. Yun ang pinaka-sentro niya, no? 5. Tapos, 5. So, dyan yun sa sentro yung ating small circles. Then, 5. Yan. Ito yung kanyang magiging guide. Tapos, center. Yan natin yung center nito. From that center, ito yung 10. Kuha pa tayo ng 5. 5 dito. Yan. Ito na yung kanyang center. Ito. Yan. So, kailangan natin ng diameter ay 5. Natin yung 5. So, 2. Ito 5. Ano? 2, 5. Ito yung center.
ating ellipse. Butas na maliit. So, ito siya, ha? Ayan. Maliit na butas. Ayan, maliit na butas. Ayun. Okay? So, pag binaba natin yan, almost 10. Oh, mukhang hindi na makikita yung o yun na lalim, ano? Ganito siya kalalim. Ayan. Hindi na maipakita yung o yun, lalim, ano? Yung bilog niya doon din. Okay? Kaya mangyari, shade na lang yan mamaya ng line. Okay? Ngayon, kung lalagyan natin siya ng design noong molding. So, ano? Doon sa sample natin, meron siyang molding. Nalagyan natin ng molding. So, pwede niyong paikutan dito yan ng molding. How? So, lagyan natin ng design na molding para maganda tingnan. Pag natapos siya, maganda tingnan. So, this is 10. Where's the 10? 10. Kuha tayo ng round 4. 1, 2, 3. O, 3mm. Then, space. 2mm. Space. So, that is the rest. 2mm. Ano? So, ang mangyayari. Ano? Ayan. Isukatan natin. Okay. Ito siya. Yung kinuha natin sukat, 3mm space. Yan. Check lang natin kung nakatouch ang ating square din. Go. 3mm, 1mm, 2mm, and that is the last. Okay? So, kung titingnan natin yan, yung kapan yan, kunin din natin siya ng dito. 1, 2, 3. 3mm. Yan, 3mm siya. Now, make it 5mm. Yan. Pag titingnan nyo sa kanyang side view yan, no? Ang magiging itsura niyan, ganito siya pag naka-side view. Pabilog na ganon, then 1cm, yan, tapos merong katlang ganyan. Ayan siya, no? Then 1, 2mm, yan, 2cm siya pag actua, tapos ganyan. Yan ang mangyayari sa kanyang molding. Kaya kung titingnan natin, ganyan yung kanyang paikot, ha? Paikot to, guys. So, connect yung pinakanto niya, ha? Ayan siya ngayon. So, ito ay mag uusli dito ng 5 tapos dito rin ay 5mm. Okay, ang mangyayari, dito siya. Tapos, abante dito lang, 5. Dito siya. Ayan. Magka-curve siya rito ng pag-anon. Ayan. Tapos, baba. Dito. Tapos dito, baba. Okay, ay, hindi nakita pala, no? So, ayan siya, no? Yung kanto, curve, tapos dito, yan. Yan dyan siya. Okay? Yan. Vertical yan, vertical. Ganun din dito. Ano? So, kuha tayo ng 5 dito. Kuha ng 5 doon. Ito ang mangyayari. So, straight pa rin siya pag ganyan. Tinignan. So, dito naman. So, ito yon, ano? So, straight yan dito. Straight siya.
Then, yung 3 cm, yan. 3 cm yung nakton, tapos pababa. Yung curve pababa, pa ganun. Okay? So, yung kanyang molding. Now, para mas kita at gagawin natin siyang buhay, gagawa tayo ng i-ano natin, i-ink. Let's start on inking. Okay, ayan. Tapos na yung kanyang outline. Pero para mas madagdagan ng buhay siya, lalagyan natin siya ng shadow, ano? Shadow siya, tsaka mga karagdagang shades. So, paano natin gagawin? So, sometimes, nakadepende dun sa position ng light, ano? Kung dito, position ng light, ayan, lalagyan natin siya ng shadow. So, ibig sabihin, dito ang madilim, at dito manggagaling ang liwanag. No, ito lang yung liwanag. Lagyan natin siya ng yan. Okay, gamit na lang tayo ng 30 degrees, kumbaga yan ang position ng sun. Yan. Okay, tapos dito ito yung nakadaragdag ng buhay dun sa drawing natin, no? Kumbaga sa art o sa charcoal painting or ano, sa pigment. Ito siya. Ito by means of lines naman, ano? So, iba naman ay by means of smudging. So, kapag circle, sabi natin, no? So, from center, luluwag siya. O, lalaki. Kaya ngayon, shade din natin siya. So, since ito ay block siya, nag-block siya, pwede din natin siya nalagyan ng shadow sa likod. No, nakadepende sa inyo yan kung paano nyo didesenyo. So, halimbawa, ito ay kunin natin, 30 degrees. Ayan. So, dito yung kanyang ano, 60 degrees. Ayan. Ayan ang kanyang shadow. Ayan. So, dito lang siya magkakaroon ng shadow. O, ink natin para mas buhay.
Okay, ito na yung ating finish output, ano? Na-ink na natin yung ating project. So, kung makikita nyo kapag nagawa yan doon sa actual, ganyan ang magiging itsura niya. So, susunod, let us try to construct this. Titignan natin, ano? Posible para makita nyo kung paano na-execute ang isang plano to the use with the help of this pictorial drawing and at the same time with this orthographic drawing. So converted na siya into from orthographic drawing. So ginawa siya ng pictorial into isometric drawing. Ilan yan sa mga nakakatulong sa paggawa ng isang project, no? Bahay man yan, building or any object. Ganyang kahalaga ang pictorial drawing at ang orthographic drawing. So hanggang sa muli ay gagawa pa tayo ng ilan project tuturo. May tuturo, pagsikapan natin maituro sa inyo. Okay, with that day, good day sa inyo lahat. Till next video natin.